Hi guys! Hi amiga! Hi mga amigo! Good morning! Nandito na naman tayo sa ating isa pang trabaho, mga amiga. At huwag kalimutang mag-like, mag-share sa ating channel bago tayo mag-end at mag-start. Lagi tayong mag-pray sa God sa lahat ng ating mga gagawin sa araw-araw. So ayan mga amiga, dito tayo ngayon sa ating pag-holer naman. Kahapon kung napapansin nyo, nag-upload ako ng aking vlogs. Nandun ako sa Meralco kasi pinabalik ako doon ng tailor dahil hindi namin natapos yung nakarang araw. So ayan mga amiga, ilipat ko lang itong araw. Ilaw natin oh. Mag-holer tayo habang tayo nagkukwentuhan muna sa ngayon. Yan ang ating update ngayon sa ating trabaho. Kailangan natin mag-upload araw-araw sa pag-video. So yan, ganyan ang gagawin natin mga amiga. Dahil vlog is life. Dito na tayo. Araw-araw tayo mag-upload kung ano yung mga ginagawa natin sa araw-araw since na nagbablog na talaga tayo at na-monetize na, kailangan nating magsipag. So, tip ko lang doon sa mga kagaya kong mama, nanay na vlogger din, huwag tayong tamarin sa pag-video. Videohin natin yung mga araw-araw nating gawain. Yun lang naman ang ating dapat videohin kasi bawal naman tayong mag-video ng ibang mga ano. Bawal kayo ng lulo. Ayan. Dito lang tayo. Dumapa na ang ating kamera. Aroy. Continue pa rin. Kahit dumapa na. Dahil kagahap, ay nung isang araw, amiga, nag-ano din ako, nag-vlog doon sa bubong. Inayos ko yung mga, ano natin doon na, namulaklak na siya. Puro bulaklak na yung tanim natin doon. Ay, may mga ilan-ilan, may ilan-ilan piraso. Hindi pa nakatalaga yung namulaklak. Pero karamihan talaga, namulaklak na sila. Yan, dito muna tayo ngayon sa ating pag-huler-huler kasi pag mahabol natin ito ngayong hapon, i-deliver na rin natin ito sa ano, na order. Sinulit sa lalim. Ganyan ang ating buhay araw-araw. Buhay lockdown. Lockdown mo ang nakatunga. Yung ano daw nga eh, yung paulit-ulit na sinasabi nila na may mga bagong cases na ganyan. Kasi hindi na makaahon-ahon. Yung tip sir, nung nakarang linggo, nakausap ko siya, sabi ko, sir, wala na kaya talagang pag-asa na mabalik tayo sa ano, sa face-to-face na pag-aaral. Eh, sagot sa akin nung sir, na ano, nako, sa ngayon, wala pa talaga yung balita na ganyan dahil marami daw lalong problema. Kaya, magtiis daw. Kahit 2 taon pa raw. Ganyan ang mga bata. Aaral, hindi normal. Kagahapon nga, yung aking anak, mga amiga. Sa sobrang awa na siguro niya sa akin na di ako makabalik agad. Nakapila ako ng mahabang pila doon sa Meralco. Nag-chat sa akin yung anak ko, kay schedule na niya para sa module niya. Ihatid, tapos kuhain. Dating gawi. Ay, wala naman choice. Yan na lang pumunta. Nag-chat na lang nanay. Ako na lang pupunta kasi wala na talagang mag-ano sa akin. Tulong dito. Kaya yun, napilitan siya na lang pumunta. Ganun talaga, mga air mats. Wala tayo sa ayos ng pamumuhay. Sabi ng picture nila,
baka daw matagalan pa tayo bago tayo makabalik sa yung ganyan pag-aaral ng mga anak natin na normal. Dahil nga daw sa ganitong pamumuhay. Ewan kung ano nung sinasabi. Meron namang nagsasabi na ayaw kong magpabakuna. Ang daming mga balita ang habigan na nakakatakot. Pero kahit ganyan man ang nangyari sa ating bansa ngayon, sa ating mundo, ayan, tuloy pa rin tayo sa pag-vlog. Tuloy ang buhay sa vlogger. Sabi saya pa yan, halaga jud. Ay naku, marami naman tayong mga Bisaya dyan na nakarelit sa buhay-buhay natin dito, mga taga lady na nandito sa Maynila. Alam ko, nakaka-relate kayo sa ating mga takbo na buhay natin. Mahirap talaga sa ngayon. Hindi natin kabisado ang mga kasalamuha mo. Ganun. Pero na mahirap talaga ngayon. Yung araw-araw na pumapasok talaga sa mga trabaho nila, nare-relate niyo yung mga araw-araw. Kahit ngayon, sa mga bus ngayon, wala nang sailan-sailan. Hindi na yung pinapatupad yung mga ano. Social distancing daw, wala na yun dun, tulakan pa nga eh. Ako nga, nung nakaraang ano, na nag-commute ako, galing Divisoria, todo face mask na, todo balot pa ng face shield, tinulak pa ako nung nasa likuran ko, wala na yung mga social distancing. Ligo na lang ako ng alcohol, sabay dasal. Dasal muna bago ligo alcohol. Ganon yung buhay natin ngayon, mga amiga. Ating bayan na lang talaga ngayon ang mura. Pero isa lang tip ko sa inyo. Ang ating sa mga panahon ngayon ay yung Panginoon na lang talaga. Wala nang iba. Kahit mayaman ka pa o mahirap ka pa, yun na lang gawin natin. Walang imposible sa panalangin, mga kapatid. Totoo yan. Subok ko na yan. Inspirado ako sa ganyang bagay, kaya i-share ko sa inyo. Kapag ikaw ay madasalin na tao, mas malapit sa Panginoon, ganon, hindi naman sa perfecto tayo, porque ganon na tayo madasalin. Nagkakasala din tayo, di ba? Tao lang nagkakasala. Pero kahit na nagkasala ka na, ganyan, magkakasala kasi marupok tayo, tao tayo, huwag mo rin kalimutan na maghingi ka na tawad sa Panginoon. Ganun lang yun. Para bagkus na magkasala ka, ganyan. At least matatapis-tapisan yung kasalanan mo dahil hindi ka nakakalimot. Unless dun sa tao na sasabihin na wala naman akong kasalanan, ba't ako magadasal? Yung mga pilosopong taong ganyan, ay huwag tayong ganyan. Kailangan pa rin nating magtiwala sa Kanya. Sa lahat ng may lalang, ng langit at lupa. Ayan, napabalak na yung lingkod. So, ayan, dito lang tayo sa bahay muna. Wala tayong galagana. Halos ilang araw akong gumala, mga amiga. 4 araw yata akong gumala. Puro gala yung vlog ko eh. Napansin ko kanina, nag-playlist ako. Puro gala to ah. Vlog ko ah, puro gala. So, ngayon, maisip ko, mag-vlog na kaya ako na, ano, nag-huler ulit ako, kasi puro gala na eh. Wala na akong vlog na nag-huler. Naisipan kong mag-vlog muna sa huler ngayon. Ngayong morning ng, anong araw ba ngayon, oy? Webes! Na naman tayo, mga amiga, araw ng Webes. Wow, birthday pala ng anak ko ngayon, 18. Ika-18 ng February. Nako, happy birthday, anak. Sana mapanood ko itong vlog ko. Pasensya na, wala pa tayong budget kung pa-birthday. Utang muna, anak. Utang muna ang pa-birthday ni inay. Wala pang budget. Nalugon ang mga pakpak ni inay na dinaanan ng ano. Alam na. Grabe ang nangyari sa mga bayarin.
ano, kanya-kanya ng senior yan. Gusto ko namang mangyari. Yung 6,000, o 6,000 yung natutal nila sa, ano mo, bill mo. Ah, gusto mo namang mangyari, aba, bayaran mo daw lahat. Natindi ito. Sumakit yung ulo ko doon sa taga Maynila na nagsingil sa akin, ano. Sabi, ano daw, putulan mo, putulan daw ako. Nagsabi ko, sir, naguhulog naman po ako, sir, hindi naman ako nakakalimot. Ay, pero malaki pa rin eh, ganun siya. Eh, bayaran mo na to lahat, nanay, sabi niya ganun sa akin. Sabi ko, ah, ano, 1,000? Agad-agad. Sabi ko, hindi ko nga maayos yung hanapbuhay natin. Agad-agad na yun, ha. Gusto mo mangyari, bayaran mo na lahat. Katotohanan dyan sa mga maniningil na yan. Kasi akala naman, meron ka kaagad madudukot. Eh, wala pa nga tayo sa normal na hanap buhay. Yun yung, ewan ko lang, marami siguro nanay dyan makakarelate sa dinanas ko rin. Dinanas namin ang mga ano ko, kasama ko dito sa bahay na wala sa ayos, na lockdown. Tapos, ngayon, ang ipon-ipon ng mga bayarin, gusto na agad. Bayaran ko daw. Sabi ko na, yung ginawa ko, yung tira na hinulog ko doon sa mural ko, kasi mas dihamak na malaki ang mural ko kasi ginagamit kasi panghanap buhay. Ganito, kuryente. Ang ginawa ko, mga amigo, amiga, ang ginawa ko, nagbigay ako ng kalahati doon sa mural ko kasi yun talagang requirements, kalahati, para hindi ka putulan. Bigay ako ng kalahati doon. And then, yung natira doon sa budget ko, magbayad sa mural ko, yun, naghulog ako doon sa Maynila. Ewan ko lang kung aaber ba yun sa kanya. Pag pinutulan, hindi panibago na naman yung ano, alalay na naman yun. Hindi na naman doon ng dispensa. Ano nang nangyayari sa atin ngayon? Bawas ako nang ikaw ng dispensa, alam na, bibigay ka ng pamilya, natural. Ganun lang ang gagawin namin. Ganyan usual ang ginagawa namin kasi, siyempre, konsiderasyon mo na lang doon sa taong mamamutol, pagod din sila kakaikot, pamerindahin mo na lang. Meron namang nakakaintindi, talagang hindi ka putulan. Kasi, parang naano naman sa mga pag-iusap mo, totoo naman kasi, talagang wala sa ayos ang pamumuhay natin ngayon. Kaya ayun, hindi ka nila puputulan. Depende rin. Depende rin sa pakiusap mo. Depende rin sa tao na nakikiusap. Kasi mayroon ding tao na arrogante. Sa halip siya na ngayon mayroong ano, na nangangailangan. Siya yung nangangailangan. Siya pa yung parang ano, arrogante, matapang. Maraming sasabihin na hindi maganda sa pandinig ng mamumutol. Kaya ayan, ang nangyayari tuloy, nagkakaroon ng ano man, hindi magandang pagkakaunawaan sa magkabilang panig. So, ako lang naman, tips ko lang sa mga mother na kagaya ko, pag mga maka-encounter kayo, talaga maka-encounter talaga kayo dahil simple lahat na matay, gumagamit ang tubig, kuryente. So, ayan ang gawin natin, makiusap ng lumanay na salita, huwag tayong basta-basta magagalit, at kailangan naman talaga na makipag-ugnayan tayo sa kanila. So, makiusap ng malumanay na pananalita na may paggagalang at hindi yung arrogante, matapang, upang tayo ay pagbibigyan. So, ayan lang yung tip ko sa nanay na iba. Kahit na medyo na high blood tayo, huwag natin idama yung mga mamamutol na ano. Kung hanggat maaari, lahat namang mga bagay-bagay na mga gusot-gusot na dadala sa magandang usapan. So, yan lang yung mga tips ko sa mga modra, ng nanay na kagaya ko. Makatulong din ako dahil marami ako na-encounter na ganyan, na gano'ng pangyayari, nagkaroon sila ng sagutan dahil na hindi sila nagkaunawaan. So, para yun ay maiwasan, mga amiga, panatilihing malamig ang ating ulo, cool, kalma sa gitna ng kahirapang ito, kalma pa rin, pero huwag putok-putok na yung dibdib mo. Talaga naman, mga amiga, totoo yan. Ang hirap ng pamumuhay natin sa ngayon, mahirap. Pero masarap din kapag nagkakaunawaan, lalo-lalo na sa buong pamilya, na isang sambahayan, gano'ng matahimik at walang gulo, yun, masarap ang pakiramdam mo sa gano'n. Kasi tahimik, kahit na naghihirap, tahimik at masaya, nagmamahalan ang bawat isa, walang inggit
kasalanan, walang gulo. Masarap siya pakiramdam pagka ganun. Pero pag dumating sa punto na tao lang naman tayo, nagkakaroon ng ganyan, mga sigalot, mga tampuhan, ang buong ganyan, magkakapatid, magkaroon ng ano. Pero nadadala naman din yun sa usapang maganda. Basta higit sa lahat, atin na lang yan ipagdasal sa Panginoon. May kapal na sana araw-araw tayo ay gabayan sa lahat ng ating mga pagtatrabaho, ganito, sa lahat ng ating gagawin. Higit sa lahat, siya ang nakakaalam sa buhay natin. So yan, amen mga kapatid. Tayo ay mag-shout out na, mag-close na tayo sa ating video ngayong umaga dahil medyo humaba na naman ang ating dakdakan portion. So mag-end na tayo, mag-shout out tayo. Unang-una kay Jublas TV, kay Reflows TV, mega-mega love shout out sa iyo kapatid. At kay Jorps Y TV, hello sir. Thank you sa lahat ng mga tulong mo sa amin. Sa iyong kabutihan, sa aming pamilya, salamat. At salamat na rin kay Sir Jorp, kay Sir Pobic, ay kay Ma'am Pobic Colleen, na sir katuloy si Ma'am. Kahapon, napakasarap sumali doon. Dami mga kalahok. Nakakatuwa doon sumali. Tapos, kay Sir Cadorna, Ron Sapnit, thank you po, sir. Salamat sa mga tulong sa pamilya namin. Kay Ma'am Sel, kay Ma'am Weng, may love shout out, Ma'am Wedong, hello, Sir Starina TV, Jamay, kay Chica Berta, hello, may love shout out sa inyo mga kapatid, at kay Tisay, hello Tisay, Tisay and Pogs TV, hello, sa lahat ng mga kamag-anak, Luzon, Visayas at Mindanao, hello, hello sa inyong lahat, salamat sa inyong suporta sa channel ko, Floor TV. So, ayan, mag-end na ako. Imigay-migay love shoutout kay, sabihin sa namin na sa ibang bansa, kay Roth, kay Naomi, kay Eunice, ayan, kay Judith. Hello, Judith. Salamat sa inyong mga suporta. So, ayan, migay-migay love shoutout sa inyong lahat. Bye-bye. See you in my next one.